nakapok doon sa nalungkot sa balitang nangyari sa kanya, na yung fake news po, fake news na siya daw po ay nasa critical na kondisyon at yung nga naka-wheelchair at may pinakita pang picture. Alam niyo? Magandang hapon po mga ka-heart expression. Ito po si Gifford's, for the art na bumabati sa inyo ng isang makulan na araw. At nandito po kami ngayon sa Pangasinan, po, sa Anda Resorts, no po, sa isang lugar dito. At alam niyo po, biglaan po yung aking pag-upload, pag-interview dito sa Heart Expression. At ito po yung patungkol kay Ate Guy, kay Miss Nora Honor. Alam niyo po, isa po ako dun sa nalungkot sa balitang nangyari sa kanya, na yung fake news po, fake news na siya daw po ay nasa critical na kondisyon, at yung naka-wheelchair, at may pinakita pang picture. Alam niyo po, nakakalungkot po yung mga ganung balita, yung mga ganung fake news. Ang totoo po, ako po ay nagbablog, may YouTube channel na Heart Expression, walang anumang po. Kaya po ako nag-YouTube channel at madalas ang aking mga ina-uploads ay videos o mga patungkol kay Ate Guy. Alam niyo po kung bakit ko ito ginagawa, kasi mahal na mahal ko sa Ate Guy. At alam ko po na hindi kayang bilangin ang mga nagmamahal kay Miss Nora Honor. At kaya po ako nag-vlog, kasi po gusto ko pong ibahagi sa inyo, kagaya ng ginagawa ng iba, yung mga kwento ko rin po na naranasan kay Miss Nora Honor ng aming pamilya. Kung gaano siya kasikat, kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kabuti, dahil personal ko po siyang nakita at talagang nasubaybayan. Ano po? At siyempre po, yun ang gusto ko at ipakilala ko sa millennial na sa panahon na walang kapantay ang Miss Nora Honor. Kaya through YouTube channel na Heart Expression, kagaya ng ginagawa ng iba, ito po yung aming layunin. Wala pong iba kung hindi makilala pa ng lubusan si Miss Nora Honor. Kaya nga po, mabalik po tayo sa fake news. Ako po ay naapektuhan doon, kasi po bilang isang leader po ng church, we are praying for Miss Nora Honor sa kanyang tagumpay, sa kanyang lahat. Pero nung napabalita ko ito, syempre po nakakatakbo. Sa mga gumagawa po dito, ako po yung nananawagan, mapa Miss Nora Honor o mapa ibang tao, simpleng tao, kinalang personalidad. Nung ako, huwag natin gagawin o huwag tayong gagawa kung sino po nananawagan yung mga fake news. Alam niyo po kung bakit? May mga fans po sa Miss Nora Honor na matatanda na, ano po, at talagang ang kaligayahan nila ay makita si Ate Guy. Inspirasyon po nila si Ate Guy. At syempre, yung iba nga po, dahil po sa mga pelikula ni Ate Guy, nakikita nila yung mga babasahin, balita, news kay Ate Guy, ito po yung nagiging kalakasan nila. Ano po, pero kung makakabasa ng katulad ng fake news, hindi lang po, kumbaga, marami pong taong nalulungkot at itong mga may edad na ito, bagamat sabi ko hindi naman po lahat ay senior citizen, may mga kabataan din pong mga, pero nagbibigay po ito ng takot, ng kaba, ng mga sumusubaybay kay Ate Guy. Ulitin ko, hindi lang po kay Ate Guy, nawa po, magkaroon po tayo ng tamang pag-iisip, sorry po sa term na, huwag naman po tayo magbigay ng kalungkutan sa iba. Isipin po natin na tayo rin po yung mga mahal sa buhay, may mga hinahangaan. Sabi nga po, kung ano yung gusto mong gawin sa'yo na mabuti, gawin mo sa iba, gumawa ka ng mabuti. Pero huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo, yung ayaw mong gawin sa pamilya mo, yung ayaw mong gawin sa mga mahal mo sa buhay. Please po, at salamat po kayong mga nagmamahal kay Ate Guy, lalo pa po natin ipanalangin sa Ate Guy at ipanalangin natin na umaba ang kanyang buhay at marami pa siyang mapasaya, mapaligaya. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Nora Honor, saludo po ako sa inyo. At Ate Guy, palagi kitang pinagpo-pray, pagpalain ka ng Panginoon at ang buhay mo pa ay lumawig, humaba at lahat pa ng gusto mong gawin na makakapagpasaya sa aming mga kaibigan mo, mga tagahanga mo at sa bansang Pilipinas. Nawa, ito'y mangin mo. Hindi ka pa
ang national artist ngayon, pero sa aming mga puso, national artist ka na. Yun yun. Kaya ang bigay, God bless you sa lahat ng mga mamangkatigay. Salamat po sa inyong buhay. At muli, ito po si Kuya Curly R na nagsasabi na as long as there is love, we will stand unto God in the glory. Maraming salamat po.